medyo nagkaroon tayo ng kunting aberya kasi meron tayong kinoconfirm sa engineer. May bago kasi silang inapprove na drawing na lahat daw ng blocker ay facing sa highway, which is yun yung highway. Lahat magfe-face papunta dun sa highway. So, kailangan natin iikot tong blocker natin. Kahit nasa exit ka, yung blocker naka-face pa rin sa highway. So, ang explanation nila ay kailangan na walang makapasok na galing labas. So, no need to prevent the other guys from the inside going outside. So, lahat naka-face papuntang highway. Walang makapasok galing highway. Palit lang namin yung orientation. So we are testing the conduit for the road blocker. Ito nga pala yung ano yung main cabinet natin para sa road blocker. Dito pupunta yung mga sa motor. This is for the motor. Nandun yung kabita natin ng hydraulic hose. Dito yung ano natin, pipe natin sa hydraulic hose. So bali siguro mga ano to 6 or 5 inches pipe. Kasya yung dalawang hydraulic hose natin dito. So ito yung isang pipe for the proximity sensor saka submersible pump. Ito rin, may mga additional pipes ito at saka ito. So madami siyang pipe. Dito lahat pumunta. Tapos may papunta tayo sa main controller, which is the guard house. So ngayon kine-check namin kung pwede nang hatakan o may mga bara. Pero hindi naman siguro babara to kasi sobrang laki ng pipe. Thank you.
Ito yung gagamitin natin sa proximity. Okay na. Matapit. Dali na bring na hydraulic hose. Okay. What time now? Maybe... Before I run up, you will drop that cord. Also, we need that power because there, I think it's black already. No, the black. Pipe black. Pipe block, is it? For the power. Also, I don't know which that one because. There is the guy there. So itong puti, yung para sa submersible pump. Pwede lang natin ito dito sa gilid. Yeah, of course. So all will be... Double income. Double income, okay? Okay. Inshallah, there will be. We are the actor of your movie, then we have nothing to pray for. What actor? Kada. Yung panuan. Hindi nga agad ng pera, eh, wala nang isaot ba sa ilip na? So, okay na guys. Bali, ito yung loob ng ano. Pakita ko sa inyo. Yung loob ng blower na kasikip yun. Itong pipe na malaki para sa mga hose natin, hydraulic hose. Yung pinaprovide nila is 10 meters only, galing dito sa blocker, papunta dun sa cabinet. So ngayon, susukatin natin niya kung pasok ba sa 10 meters na binigay nilang hose. Kung hindi, go-order tayo ng mas mahaba. Siguro may maximum na haba naman talaga yun. Kasi baka di nakayanin ng hydraulic mapush yung ano yung blocker natin kung sobrang haba. So, linisan muna natin ito.
No. Can you make video? What are you doing? Nothing, just rolling the rope? No, your cable. Yeah? Go up. Oh, okay. So you can see me in the... So ito yung loob ng... Kailangan mo maging maliit para makapasok. Ang laki mo, hindi ko makapasok. Mahirap yung mukha, mahirap yung mukha. So ito na yung natap natin. Check natin yung kung ilang metro to para ma-check natin yung house kung ilang metro yung order natin. You are asking to me? Yeah. What? I'm asking you. What? We have 13 meters rope. How many hose we need? We need 2 hose. No, I mean how many meters we need? Yeah, 30 meters, more than 30 meters. So 15 meters, I think. Yeah. Yung facing tayo sa highway. So ito na yan, ito yung pasukan mo, yung maintenance. Ito yung mga hydraulic na jack, yung maangat. So balik dyan natin, ilalagay din yung hydraulic hose natin. Tapos ito dyan sa may ano na yan, dyan natin ilalagay yung proximity sensor or switch, proximity sensor, right? Bali dito natin makikita yung limit mo nasa ama nasa ama dito natin i-adjust. Yan, so ayan na yung kable natin. Okay, yung kable na yan para sa proximity sa customer. So ngayon papakita ko sa inyo ito. May sa unang video ko meron tayong loop detector, nagpalit tayo ng loop detector cable. So ngayon ito ipapakita ko sa inyo, ito yung abang nila para sa loop detector natin. Dalawa yan. So dito yung banda, iikot yung dito, tatlong ikot, tapos punta doon sa pinaka main cabinet. Ganun din yung kabila, tatlong ikot, one core na cable, tapos tatlong ikot. Okay, so bali mas tayo ng distansya mula sa blocker, siguro 20 cm or 30 cm saka tayo iikot dito. Ito rin sa kabila, ganyan din. So mga yung distansya ng ikot natin siguro mga 20 cm din. We will check sa drawing kung ano prove nila, o kung wala, discard na natin yan. Tapos ito, ito yung sinasabi kong cable para sa loop detector sensor. I think this one 0.9 lang to. 0.9 na 'yan oh. Double gate siya, kaya meron tayong entrance saka exit. Ito ipapakita ko sa inyo yung kabuuan ng gate. Para nga ito. Sa
Yan yung kabuuan ng gate. Ito yung entrance gate. Tapos ito yung exit gate. So sa exit gate nakapaglagay na tayo ng blocker. Sa kapaghatak na rin tayo ng ibang kable. Tapos doon, wala pa rin. Kasi may buhangin pa yung butas nila. Sika sa'yo. Pero yung mga pipe nila is ready na. Okay. So ito makikita nyo. May ano pa, yung butas nila may buhangin pa. So ito yung pipe niya para sa loop detector. Loop detector ng entrance gate. So ito yung guardhouse. So puntahan muna natin yung cabinet. Yung sinasabi ko sa inyong cabinet. So ito ay ang Optima Hydraulic Road Bracket Blocker made from Turkey. Ito yung laman niya. So ito yung motor at dito yung hydraulic oil natin. So ito yung laman. Dito natin isasalpak yung dalawang hose in out. So higop saka buga. Oh, so meron na pala tong ano. May laman na ba? Wala pa naman. Oh. Ito. So yung laman niya, dito yung traffic light natin, ito traffic light yan. Hindi ko na hanggalin, malikabok eh. Doon tayo sa kabilang side. Lock muna natin ito. Okay. Ito yung kabilang side. Kita mo, Optima. Kabilang side. Okay. Ito yung control. Dito lahat yung termination natin manggagaling. So, ito yung manual control. Tapos ito yung mga connection natin. So, ito na yung lahat. Ito, maganda tong pagkakaano ng Optima kasi makikita mo may mga tagging na sila kung saan mo ikakabit yung kable natin. Meron sila yung power motor output. Ito, nakakonekta na yun. Drainage pump. Ito yung sa submersible pump natin. Ito yung solenoid output, meron na rin siya palagay. Ito yung sa keyboard input natin. Subali, andito na rin yung keyboard natin. Hindi ko nakapakita sa inyo. Subali ito, ready-made na keyboard. Kaya so, maiksi lang to. So, yung gamit niya, 2, 4, 6, 8. 8 cable, 8 core cable. Control cable. Para dun sa parang keypad. Ito yun. So, ngayon, maiksi ito kaysa dun sa piping nila. So kailangan natin baguhin ito. So mag-order tayo ng panibagong cable na ganito rin. Papalitan natin siya. So ito na, nakaturnit na. Proximity. Ito yung sa proximity. Oh, papakita pala sa inyo. Buti nandito. So ito yung proximity sensor natin. Ito yung ilalagay natin dun sa sinasabi ko sa inyong pinakita ko kanina sa loob ng blocker. Diyan sa may ano niyan, diyan natin ilalagay yung proximity sensor or switch, proximity sensor. Right? Bali dito natin makikita yung limit ng taas. Naka-thread siya, may thread siya. So, iti-thread mo na lang siya doon. Mas mabilis siyang i-install. So, itong kable na to, tanggalin natin to. Bali, idudugtong lang natin to doon sa blocker banda. Kasi maiksi lang to. So kailangan natin yung kable na hinatak natin din, yung kulay itim din eh. Ang gagamitin natin sa proximity. Three core kailangan mo. Ito yung numbering niya. So mas madali na siyang maano.
May color coding siya. Ito rin yung sa traffic light input. Loop antenna. Loop antenna. So, ito yung sa loop sa ano natin. Loop sensor na sasabi ko sa inyo yung 0.9 or 1 mm na stranded cable na pinakita ko sa inyo. So, all in all, yun. Plug and play lang. Ikabit lang natin to. So, kunting testing din. We will see kung gagana yung ano natin. Ito yung relay ng sa ano mo. Loop sensor. Minsan, ito. Minsan dito nagkakaproblema sa relay. Ngayon, pinapaliwanag ng kasama ko kung paano ilalagay ito. Base no. Unbarrier. Lino. Lino. Better explain that one to the poor man. But I don't have a cell phone to call him because his name is, number is STC. You have number? Oh, no. Give me. Poor man. Yeah, need poor man because maybe you forgot we need poor man. Call this. Okay, we will call. So, ito yung guardhouse natin kung saan nandito lahat ng control. Dito yung main control natin. Ito yung piping nila. Hindi pa rin maayos. So, may block na pipe para sa mga power. Dito tatakbo power natin. Dito tatakbo yung control para sa road blocker natin. Dito magkakaroon sila ng table. Ah, Lino! I think it will be coming here. Right? Ah, it's coming here. Right there. I checked the cable, the rock. You said no, it's not coming there. Okay. So, yung hinahanap namin, yung para sa control cable na pipe, saka para dun sa power ng cabinet natin, ng road blocker. So, ito yung pinaka main guardhouse nila. So, mga dito. Ito yung sa entrance gate. Dito papasok. So, meron din tayo dyan mga nakabang. Dun. So, yung nagawa natin ngayon ay para sa exit gate. So, nandun na yung blocker natin. Kitang-kita dito sa loob ng guardhouse. So, dito, pa rin nila tapos yung base ng arm barrier. So, maghahantay na rin tayo. So, yung mga natitirang kable ay sa kung hindi may problema sa pipe, hindi nila alam kung nasan yung pipe. Hindi natin din alam kasi hindi tayo yung nagpipe. So, maghahantay tayo sa kanila. So, this is it. Ito na muna ngayon para sa araw na to. Next video will be the termination, installation ng cabinet. Saka hopefully, andito pa ako pag pagganahin natin. Baka ibang technician ipadala dito. So, yeah, we will try to be here. I've been fighting too long.